So, ito yung bago niyang salamin. Ganda, no? Everyone, welcome back to my channel. So, for this vlog, papakita ko sa inyo kung paano kami nagpagawa ng salamin ni Daddy. At saan namin siya pinagawa. Tapos ito na ngayon na nakuha na namin siya, kung ano yung laman ng mga nakuha na namin siya. So, check this out!
box niya. Tapos, ito yung lalagyan niya. Tapos, wait lang. Balik ito dito. Tapos, ito yung, di ba ito na ilalagyan niya? Medyo ano lang siya. Ayan, oh, pagbukas, pag, ang hirap isara, pero pag bubuksan, ang dali yung buksan. Tapos, ito na yung salamin niya. Yan. Ang pangalan nitong salamin na to is Wayfarer, handmade in Italy. Tapos, eto, hindi siya yan yung salamin niya. Black talaga siya. Pinapalitan namin siya ng white para ma-everyday use niya. So, yung ganito, yung etong ganitong frame, it's worth 22,000 yen. Nakuha namin siya with discount of 7,000 yen. Naging 15,000 yen na lang siya. Hindi pa kasama tong frame, yung ano ha, yung lens niya, yung frame lang. So, yung lens niya, pinapalitan namin, naging 7,000 yen siya kasi may kasama siyang UV, tapos yung grade niya, tsaka yung blue cut. Tapos, ito yung lalagyan niya. May nakasulat na ganyan. Yan. Tapos, ito, may nakasulat din siya dyan sa side. Ganyan. Hindi kita. Sorry. Pati dito, yan, may nakasulat siyang ganyan. Focus mo. Yan. Focus mo pa, focus mo pa. Yun. Yan, 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 yan. Nakikita niyo? Yan. Tapos, ito yung before na salamin ni Daddy. For a while. A few moments later. Ito yung cloth niya. May nakatatak din siyang Ray-Ban. Yan. Ganyan. Yan. A few moments later. Ama, ito yung before na salamin ni Daddy. Puro na siya gasgas, kaya namin siya pinalitan. As in, mukha lang siyang normal kapag malayo, pero pag suot na ni Daddy, ang labo na, nahihirapan siya, tinitiis niya lang. So, pagko-compare natin sila, ito yung front. Yan. Yan yung front niya. Ito yung side. Yan. Okay. Then, ito yung yan. O, isa pang side. Yan. Okay. Tapos, yung mga papers. Yan, ganyan. So, isa-isahin natin siya. Privacy policy. So, ito, hindi na kailangan tapunan natin yan. Ito. Hindi ko alam, hindi ko nababasa. Tapon na rin yan. Ito, point card sa iyon. Tapon na rin yan. Tapos, user's guide. Ito yung mga Charbanes nakasama na nandun daw sa salamin ni Daddy. So, wala naman nagbabasa nito, di ba? Tapon na rin yan. Ito yung sa hooken nila. Ganyan. Kita niyo ba? Yan. Ganyan. Hindi ko din to binabasa. Tapon na din natin. Tapos, ito. Ito. Hindi ko rin pa alam eh. Tapon na din yan. Ito. Card nila. Ito yung card ni Daddy. So, hindi ko ito itatapon. Baka batukan ako nun. Tapos, dito siya kasama.
Yan, ganyan. Tapos, ito. Ito yung nilagay nilang salamin ni Daddy dito. Yung grade. Yan. Ito yung mga ano niya. Yan, yung mga sukat-sukat niya. Ganyan. Tapos, ito yung tinanggal sa salamin ni Daddy. Ganyan. Ang ganda sana nito eh. May nakasulat siyang Ray-Ban. Ang ganda niya, oh. Yan, yan, yan. Ito din yung isa. Itong isa, ukit siya sa side kita ba? Di siguro kita. Pero, on this side, yan, may nakaukit dyan. Yun. Pero ito, hindi ko to itatapon. Baka hindi lang batok abutin ko. At ito yung manual. Yung iba-ibang salamin nila. Yan. Yan. So, yung ganitong salamin, pag gusto nyo na sa namama lang siya, yung ganyan may kulay, alam ko 8,000 to 22,000 yung price nila para lagyan ng grade. Kung ano yung grade ng mata nyo. Yan. Pero pinakamahal yung sinasabi nilang parang mirror type. Saan ba yun? Meron ba ditong sample? Wait ha. Titingnan ko kung may sample sila. So, walang sample. Kunyari, ganito na lang. Yan, yung hindi to, medyo light to eh, kumpara dun kay Daddy. So, yung ganito. Yan. Tapos, gusto nyong palagyan ng grade. Parang 12,000 yata to. Kasi, tinanong ko to kay Kuya kung magkano yung ganito. So, parang 12,000 siya. So, yung kung magkano yung frame nito, ito lahat to, magkano tong buong to, plus 12,000. So, yun yung babayaran nyo. Tapos, meron sila doon coupon. Pag nag-add kayo sa kanila sa line, 300 yen. Tapos, yung pagpapanipis ng lens para mapasok yung sa mata nyo. So, yung sa mata nyo. Yun sa lens niya, sa frame niya, para pumasok yung lens. Kunyari, masyado na mataas yung grid ng mata nyo. Para numipis yun at pumasok dun sa frame na gusto nyo, ninipisan siya. Yung kay Daddy, hindi na siya ninipisan kasi okay naman na daw siya. Hindi naman daw siya ganun kataas yung grid ng mata niya. Pasok naman daw dun. Tapos, yung sa warranty nila, parang 4 to 6 months kapag nasira, pwede mong ibalik. Tapos after nun, magbabayad ka na. Kasi pera silang ina-avail na for 2 years na hoken, nababayaran mo, 7,000 yan yata yon sa pagkakabasa ko. Tapos, ang purpose ko, kaya ko ito nireview kasi ako, dati ko pa gusto si Daddy ipagawa ng salamin na gusto niya. Kunyari, Oakley, ganyan, nakakita siya magandang mga frame ng Oakley. So, gusto namin palitan ay ipagawa ng everyday na salamin niya. Siyempre, iba pa rin kapag matibay yung ganito yung mga frame ng salamin, di ba? So, ayun, gusto ko siya ipagawa ng hindi namin alam kung paano, saan, tsaka magkano. So, nung ano, nagtanong-tanong kami, dun yung store na nakita namin na mura siya. So, kung kayo eh gusto niyo magpagawa ng branded na salamin, punta lang kayo sa Optic Paris Mickey. Oh, hindi nila to sponsor, FYI lang po. Pinopromote ko lang sila kasi ang bait nila kuya doon. As in, in-assist nila kami ng bonggang-bongga. As in, si kuya sinusulat niya pa kung magkano yung mga price ng mga idadagdag namin, kung kailangan ba namin yon, hindi ba namin yon kailangan, ina-explain niya mabuti sa amin.
At hindi po ako kagalingan magnihonggo, kaya medyo hirap si kuya. Kaya sa iyo, kuya, thank you so much. So, everyone, thank you for watching. Hope you enjoyed this. And nakatulong sana ako sa info na sana may natutunan kayo sa akin. So, thanks for watching, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next vlog. Bye!